Hey guys, welcome back to our channel. And for today's video, kakamustahin natin ang pinaka-latest release ng DJI, ang DJI Mini 2 Pro. Mas maganda ang content natin this week, in-invite namin ang nag-iisang drone lord, ang aming brand ambassador for Altitude Digital na si Mr. Omell Cruz. For today's video, kakamustahin natin ang lagay ng DJI Mini 3 Pro sa kamay ng ating drone lord na si Omell Cruz. Malalaman natin ang kanyang mga gusto at mga ayaw sa bagong drone ng DJI na ang Mini 3 Pro. At ipapakita rin niya sa atin kung paano i-operate ng mas maayos DJI Mini 2 Pro. Hello guys, at kasama ko ngayon ang aming brand ambassador si Sir Omell Cruz, o kilala bilang drone lord, si Maestro. So, ngayon kakamustahin natin ang lagay ng kanyang Mini 3 Pro. So, Sir Omell, kamusta naman? Magpakilala ka sa amin at anong ginagawa mo ngayon at kamusta ang Mini 3 Pro? Hello, Omell Cruz po. Ako ay nag-shoot gamit yung drone sa iba-ibang mga networks, sa iba-ibang events, at sa mga kung ano pa. So, ang masasabi ko sa Mini 3, simula nung mahawakan ko siya ay medyo kakaiba siya. Medyo malaki yung improvement niya from Mini 2. Unang-una, itong propeller niya, napansin yung humaba. Ano? Tsaka yung rubber yung dulo, in-adapt niya yung galing sa Mavic 3. So, yung rubber is mas nagbigay siya ng additional protection para doon sa mga gagamit ito. Hindi sila masyadong masasaktan kung sakali man na hindi na natin masabi na bigla makatama ng tao. Isa pa, nung humaba yung propeller niya, mas bumaba yung RPM o yung rotation ng motor o ng propeller. Naging dahilan para maging tahimik yung drone. Kaya pag pinapalipad ko ito yung isang gusto ko sa kanya, napakatahimik niya. Hindi katulad ng mga dating drone na pagka pinalipad mo, lingon ng lahat ng mga tao sa'yo. Ngayon, naging tahimik. Tapos isa pa, naging mabagal. Actually, parang disadvantage yung mabagal . Pero, nung pinalipad ko siya, yung pagiging mabagal niya, yung naging dahilan para maging mas cinematic yung mga shots. Mas naipoforma mo, mas nagagawa mo yung framing na mas maganda. Yung composition ng video, mas nagiging okay dahil sa kanyang pagiging mabagal. Meron pa rin naman siya mabilis yung sport mode niya. Pag sinwitch mo doon, bibilis uli. At meron pa siya mas mabagal yung cinematic mode. Dahil lang yun sa propeller, pa lang yun. Bukod pa doon, may mga iba pa siya mga na-improve. Yung camera niya, nagkaroon ng vertical mode or portrait mode. Ito yung mga ginagamit sa TikTok or ano bang iba pang mga social media platforms. So, isang magandang characteristics yung portrait mode. May mga sample video ko na ginawa. Tapos isa pa is yung kanyang flight time, naging mahaba rin. Meron siyang 34 minutes dun sa standard battery at meron siyang mas mahabang flight time, I think 47 minutes ano, dun sa kanyang extended battery. So yun yung mga improvements ng Mini 3 na nagustuhan ko. So, saan mo na siya nadala? Like, simula nung nakuha mo yung drone, saan mo na siya nadala? Outside Metro Manila ba? O dito lang ba sa Metro Manila? Nung unang-unang kuha ko nito, doon ko agad ito pinalipad sa amin sa Bulacan. May mga invite ako mga kaibigan. Kinabukasan, nagpunta na kami ng Marawi. Unang lipad nito, unang nilisutan nito, Marawi. Tapos, nakuha ko yung mga mosque. Tapos pagkaraan ng Marawi namin, nagpunta naman ako ng Cagayan de Oro. Na-invite ako ng mga kaibigan natin sa Cagayan de Oro. So, pinalipad namin ito doon. Doon ako unang nag-range test. Doon ko ito nasubukan sa hangin kasi napasubo agad ito sa malakas na hangin. So, nakita ko yung kakayanan niya sa hangin. Then, after ng Cagayan de Oro, nagamit ko naman ito sa Luneta. Nag-shoot kami sa Luneta. So, nakunan ko din yung series at saka yung flag ng Pilipinas doon. So, nagamit ko yung portrait mode. Doon ko na nakita kung gano'ng kaganda gamitin yung portrait mode. At saka ngayon, gumagawa ngayon ako ng mga iba't ibang mga videos. Pupuntahan ko pa yung mga ibang lugar na pupwede yung mapagamitan itong Mini 3 Pro. So far, na-enjoy mo ba ang paggamit ng Mini 3 Pro? Oo, na-enjoy ko actually. Every morning, pagkagising ko, gusto ko agad palipa rin. Nag-iisip agad ako ng lugar na pupwede yung puntahan kahit malapit lang sa amin.
Kasi gusto kong ma-explore yung kanyang mga kakayanan, yung kanyang mga capabilities. So ngayon, ano yung kasama ng Mini 3 Pro mo? Ano yung remote na gamit mo? Ito pa yung isang maganda rito, yung kasama ng Mini 3 Pro is itong, ano niya, itong DJI RC, itong remote control na mayroong built-in screen. So sobrang dali ng pagsiset-up, hindi mo na kailangan i-connect yung phone, hindi mo na kailangan ng wires. Minsan doon nagkakaproblema sa wires eh, doon sa dating setup. Pero ngayon dahil merong RC na controller, sobrang dali ng power on mo lang yung drone. Yun na, okay na. Itay mo na lang yung GPS bago mabalik pa rin, syempre. At saka yung stick, syempre, nandito rin, kakabit mo lang dito sa harap. Ganun lang kadali i-setup. So, marirecommend mo ba na kunin ang RC over the RCN1? Oo, para sa akin, mas maginhawa ang buhay pagka RC. Kasi yung RCN1 nga, nasabi ko kayo na medyo may mga madalas nakakaproblema sa phone, sa apps. So, dito, tanggal yung problema nyo. Diretso na. Oo. Pag bili mo niyan, activate agad, tapos lipad agad. So ngayon naman, ito medyo kakaibang tanong lang. No? Kapag magkakaroon ng Mini 4, kung sakali man magkakaroon ng Mini 4, ano sa tingin mo yung parang wishlist mo na gusto mong magkaroon ng Mini 4 kung sakali magkakaroon na? Medyo mahirap yung tanong nga, no? Pero ewan ko, siguro 360 camera. Or pwede. Baka pwedeng maging waterproof. Eh yung mga usually na naririnig ko rin naman sa iba. Pero wala na akong maiisip sa ngayon eh. Kumbaga, sobrang kontento ako sa ngayon sa features ng Mini 3 Pro. Plus, para siyang, para siyang maliit na Air 2S. Actually, yun yung, parang personally, nung nakita ko siya, para siyang Air 2S na maliit. Pero, mas maganda siya in a way, lalo na kung content yung gagawin mo, kung hindi ka naman magpo-pro, technically, magsushoot ng mga movie, mga ganyan, maganda talaga. Yeah, correct. Design dito para sa mga vloggers, sa mga hobbyists. Kung mag-shoot ka, Air 2S. Pero palagi ko po pwede ito dahil meron siyang 4K60. So, kumari, kung talagang kailangan, palagi ko pwede ito rin. Palag naman talaga siya. Yun guys, so at least no, napakita sa atin ni Mr. Drone Lord, Omell Cruz, ang yung talagang characteristic na nagustuhan niya sa kanyang Mini 3 Pro. So, sana meron kayong natutunan today at kung meron kayong katanungan, saan nga ba namin makikita si Omell Cruz? Meron akong YouTube channel, Omell Droner. Ngayon sa Facebook naman ay Omell Cruz. So, ngayon kung kayo'y nag-aanap ng drone, lalo na itong Mini 3 Pro, pwede niyong puntahan si Drone Lord Omell Cruz or dito sa Altitude Digital. Pero kung gusto niyo ng discount, meron discount. Ipo-post natin kung ano yung link at ano yung discount code na pwede niyong gamitin pagbibili kayo ng drone gamit ang discount code ni Omell Cruz. So, ayun, maraming salamat. Kung may natutunan ko today, don't forget to like and follow our social media pages on Facebook, Altitude Digital Philippines, and on Instagram and TikTok, Altitude Digital PH. And also, don't forget to check out our website at altitude.ph. Kung ikaw naman ay taga Metro Manila at malapit ka dito sa Mandaluyong, please visit us here in our store, in Altitude Digital here in Sparta, Pioneer Street, Mandaluyong City. Open kami between 9 a.m. to 9 p.m. from Mondays to Sunday. Kung nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to like and share this video. And also kung meron kang katanungan, don't forget to comment. And again, this is Saddam from Altitude Digital and we will see you on the next video.